babae ay yung nasa paa ng nagtuturo sa akin na si Gabby Raman. Yun yung isang klase ng plaster na hugis luha. Para ang tamang paggamit na ito ay tinatapakan paharap, tinutulak niya paharap ng paa niya at inihilap sa taligod para mas mabilis maiangat ang paa at maitapang na mas mabilis para lumutang. Ang tawag dito ay floating technique. Para hanggang nasa ibabaw ka ng tubig ay makalutang ka ng mas maganda at makahinga ka. Yan. Ayan na, at ako naman ang sumusubo kung paano gamitin ang floating technique ng kapay. Ayan, oh. Gumigewang yan, oh. Mabangga sa binti ko yung kapay. Mahirap mag-aral ng kapay lalo't wala ka nung headsuit at saka wala ka ng suit na weight. Tinanggal niya ang weight sa akin para hindi ako lumubog at hindi ako matakot sa pag-aaral ng kapay. Yan, ang tawag naman yan yung floating din na naghahanap ng isda sa ilalim. Lumalang ikaw, humihinga ka sa ibabaw. Ayan, o yan. Pinapakita sa akin kung paano ang step. Tingnan nyo, ayan o. Ang ganda, tingnan. Relax na relax. O, ayan ang step 2. Yung kanina step 1, yung floating. Ayan ang step 2. Wow, napakagandang tingnan. Step 3, kung paano mag-dive ng mabilis. Titiklop yung dalawang paa, tingnan nyo. Ayan, titiklop, sabay baba, sabay tadyak pataas. Ayan. Galing, ano? Expert! Ah, yung kasama ko na 12 years old daw siya, nag-umpisa kung paano mag-dive. Manihid sa dagat. Tamang pag-dive. Titiklo pa ang dalawang paa. Tingnan nyo. Yun, titiklo. Sabay, hila pa baba. Patajak pataas. Matajak sa pataas para makadive sa ilalim. Tatajak pa baba, pataas. May inatajak na. Ilang sikat lang. Nakalutang na siya. Floating again, hila po. Ayan. Narelax, narelax. Ayan, nakita nyo yung sign na yan. Kailangan nakatiklap yung tuhod sa beta jack. Ayan. Para mas mabilis ka makaangat sa tubig. Nakatiklap ko nun. Para mabilis, ano? Oo, nakaside. Maluwag sa akin, kasi. Thank you.
makakulog ka lang sa taas. Ganito lang habang may snorkel ka. Dito sa oras na ito ay tinuturuan ako ni Gabby Ramal na kung paano ang mag-dive ng tama. Ang suot niya ay naka-wetsuit siya. Yan yung lumulutang na damit. Ayan, tinuturuan na niya ako mag-float. Pag-dive yan. Kaya siya mabilis makabulusok. Yung nasa bewang niya, yun yung weight. Ako wala akong suot ng weight. Kaya hindi balanse ang galaw ko sa ilalim. Siya balansing dahil sa pabigat na suit niya. Hindi niya ako pinagsuit ng weight para hindi ako ganun lumubog. Siya kasi lutang na lutang kasi dahil sa suit niya lumulutang yung damit na yun. Special yung damit na yun para talaga sa mga free diver. Para tayo makatagal. O, yung uto kasi kailangan nyo yung pag inhale natin gamit lang yung ilong. Inhale, exhale. Yan lang. Mga 10 times o kaya urasan mo lang mga 30 seconds o 20, ganon lang gawin mo. Mabagal eh, buga. Ganon. Pag magawa mo yun, yung last na gawin mo, naka-inhale ka na. Labas mo lahat ng hangin. Pagkalabas ng hangin, sabay tiklop ng bunganga. Pigil na. As in, wala kang hangin. Kailangan mo ipigil yun. Kung ilang minuto yung kaya mo. Ba, makuha mo yun. Hindi, wala ka ng hangin. Pagka-release ng lahat. Yan, kung umabot ka ng 20 seconds o 30 seconds, yung pangalawa dapat mas hangat. More. Oh, 35 o 40 seconds hanggang maabot mo yung kwan. Ilang beses yung bro yung yan. Ilang beses yung ganun? Kwan, gawin mo lang yun mga kwan din, mga 15 seconds o hindi, ilang times? Diba ganyan? Kahit ilang times, basta maubos mo yung time na 15 seconds. Basta maubos mo yun ng ganun lang yung gagawin mo. Yan. Pagkaubos na nga, kailangan ubusin mo yung hangin mo. Tigil. Kailangan urasan mo yan. Yun yung una mo. Tapos yung pangalawa naman gagawin mo, yung ginagawa na yung pagsisid na. Yung pagkuha ng hangin. Tama. Pagkuha ng hangin, gawin mo 'yon sa bahay. Tapos yung isip mo at saka relax ka talaga para tumagal yung hangin mo. Relax, huwag kang kakabahan o kung na stress ka. Dapat relax mo talaga habang yung feeling mo na parang lumulutang ka lang. Ganon. Kaya ko naman tumagal kanina, ang problema lang pagod na ako, tapos yung paa ko, hindi ko pa maitapak na ano. Hindi, sa una pa lang eh. Hindi ako tatakot kahit gano'ng kalalim eh, ang problema yung pagod na ako, hindi ko maitapak na mabuti ano, tapos hindi pa ako makahinga dahil pagod na. Oo. Basta pag nasanay ka rin yan, makukuha mo yan. Gagawa ko ng ganito eh. Kahit sa ilog, sanayin mo. Sa nakita ko, mas masarap gamitin to. Masarap. Mas malakas pumayo. Kanina nung nakita ko, di kinapasa ko rin sa ilalim. Nung ginaya kita, di ba, nakita mo sa ilalim. Itinadya ko ng todo, ang bilis. Oo, ang bilis. Dapat yung paa mo, naka-twist, naka-ganun, no? Di, ipag sagyan. Alam ko na, kaya malakas magiging. Pasikad, ano? Pasikad, ano? Kaya pala naka-ganun ka, ano? Huwag mong paangat na dadalhin mo siya pataas na ganun. Hihilahin pataas. Huwag, dapat yung pahila mo galing sa puwet, pa ganun. Ganyan, para malambot siya yung lahin. Malambot, o. Kaysa kung naka-flat yan, ilahin mo sa taas.
ikaw bababa. Ayun niya, kaya pala. Yan yung puro pa. Para mag-anghilahin, no? Kailangan niyan hilahin, ganun. Sabayan mo lang siya, huwag mong kukontrahin. Dapat kung ano yung pagpataas mo, yun din yung bagsak mo para yung pagbagsak mo talaga, as in buo yan. Buo yan. Kita mo yung buhangin talagang. Nakita ko gumalo yung buo sila. Yun, mabilis yung magpataas. Tapos pag nasanay ka na, yun, pwede ka na gumamit ng weights. No, kanina nakita ko daw makapuha mo dahil sa pabigat na yun. Oo. Tinatangay sa ilalim eh. Kasi siguro napagod agad eh. Baka naisama sa suko.